test, mic test, mic test, low, mic test. So ito po yung aking mga tanim na snake plant. So guys, ng araw nilipat ko na tong supling yung aking snake plant. Wala sa kanyang dahon. So ito siya, dalawa. Tapos yung isa dito sa likod. So tara, samahan nyo ako. Ilipat na natin to. So ito na nga, ilipat na natin. So yung mga dahon na yan, ang galing yan dito. So sa halaman na to, yan. So ito nyo naman, mga nandyan, look, medyo ano na siya, parang ganito. Asira na siya. Ayan. Ganto-ganto na siya, so pangit lang tingnan. So nag-trim ako, no, tinanggal ko siya. Tapos kaysa tinapong ko, itinanim ko na lang. So ngayon nga, after mga 3 to 5 months, 4 months, ito tumubo na siya. So ngayon pwede natin siyang ilipat. So, kinawa ko na yung aking munting pala. So, ayan na. So, gagawin natin guys, ay wakayin lang natin. Mag-alala, hindi naman masyadong maselan itong snake plant na to. So, dahan-dahan lang. Kasi lang natin na huwag siyang tamaan ng direkta. Siya, hindi natin siya, no? So, ayan. Ayan naman. Ano siya? Ayan. So, tatanggalin nyo lang yan. Kailangan, pag tinanggal nyo siya, kasama yung no. Ayan. So, ayan naman. So, ito na siya. So, ayan. Pwede na po siyang itanim. So, ganun din yung isa. Oo nga. Ganun na akong dalawa. Ngayon, maglang ka muna. So, ito, pwede yung tatapon to. Itanim niyo ulit. Kasi, susunod, ay mag-usbong siya ulit. So, ganun lang. Usbong, kuha, tanim. Usbong, kuha, tanim. Itong isa. So, medyo maliit pa siya. Kailangan mga ganito siya, kalaki. So, para sa akin, so iwan ko lang sa inyo. Kasi ganito kalaki yung nililipat ko. So, sakin muna. So, guys, ito ko siya inalagay. So, sa maliit mo nang lagayan, plastic cup. Kasi maliit pa naman. So, pag lumaki na siya, saka natin nilipat sa mas magandang lagayan. So, pagpatalim nyo po, madali lang naman. Kahit yung daliri nyo lang. Pusok na lang ganyan. Hanggang dito. Yung guhit na yan. Pusok na lang. Sibuan nyo lang sya. Yan. Yan. So, yan. Okay na sya. So, ito naman isa. Ganun din. Siya kadali. Matagal nga lang maghintay, pero tumubo naman po. Sulit naman po yung paghihintay nyo. So, dito, meron din ako. Ito pa. Kaso, nagtaka nga lang ako. Kasi yung dahon niya dapat may puti. Pero yung nabas po, ay solid na green. Pati po yung isa. So, hindi ko alam. Salamat. So ito pong isa, baka next week ko na siya ilipat. Mas may pasabong, meron po siyang dito, hindi lang makita, meron pa siya. So kibali apat na po ito. So, sa mga gustong humingi dyan, puntahan nyo lang ako.
Madali po akong lapitan, pero mahirap po akong hanapin. Maraming salamat po. So, ganoon lang po magpadami ng steak plant. So, tsagaan lang po talaga. Kailangan po maghintay kasi pangat naman po siguro kung instant yun. Kasi hindi nyo po mapipili yung kasiyahan, yung madarama, yung galak, yung paghihintay. Diba? Pero pag nahanda naman na po, pag tumubo na siya, laking tuwa nyo na po. Sana ganun din pag sa pera, no? Tatara nyo lang yung pera sa lupa, tapos kinabukasan, dodoble na siya. Kaso hindi. Kasi kailangan talaga natin magsumikap, magtyaga. Kasi kung walang tyaga, walang nilaga. Hello. So guys, samahan niyo po sa aking pagtatanim itong tumubo na snake plant. Kumusta? Bili ka ba magtanim? Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako nagpaparami ng snake plant. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako nagpaparami ng snake plant.